Huwebes po, sir. Nag-usap po kami, sir. Nangako na naman po sila. Ikaw ba'y magbabayad o hindi mo, hindi ka magbabayad? Ay, magbabayad po kami, sir. Mm-hmm. Siguraduhin mo, ayusin mo to. Ngayon, ang aking sasabihin sa inyong dalawa, ikaw o si Christian, hindi kayo ligtas sa ginawa ninyo rito. Naintindihan mo ba ako? Kapag hindi, mukha mo ilalabas ko parang wanted eh. Magbibigay ako ng pabuya bawat ulo ninyo 50 mil. Magiging masikip ang mundo ninyong ginagalawan kapag hindi nyo tinupad yung inyong usapan dahil may isang Bentulfo na tatayo sa magsasaka na yan, magbibigay ako ng pabuya. Una sa lahat, alam nyo ho na ang pambansang sumbungan at bitag. Advokasya ho natin ipagtanggol ho ang mga magsasaka ho natin sa malalayong probinsya na nabibiktima ho ng panloloko. Eto ho ang reklamo ngayon ng isang magsasaka ng palay, nahihirapan na siya. Lubog na ho siya sa utang, hinahabol pa siya ngayon ng bangko kanyang pinagutangan. Ang dahilan? Potok sa pendehong buyer, nagtatago na. Gaya ng iba si Joel Ordonia, 37 years old, ay nagmula rin sa pamilya mga magsasaka kasama. Ang iba pang magsasaka ay inani nitong si Joel, ang kanilang tanim na palay sa pamamagitan ng isang kaibigan na nakilala daw nila si Jezreel Bitaol at Christian Lagadeo. Mga boss, nagkasundo ho magsasaka at dalawang buyer sa presyong 1.8 million pesos. Ang problema, hindi nabayaran ang buo ng buyer at ipinangako yung presyo. Maipituloy itong pobreng magsasakang tumakbo ho sa bitag. Buong detalye ng sumbong. Ganda ho sigurong panoorin niyo ho ninyo. Isang grupo ng mga magsasaka mula sa Nueva Vizcaya ang lumapit sa hashtag ipabitagmo. Ang kanilang tagapagsalita na si Joel Ordonia, ikinuwento ang kanilang naging problema. Yung ani po namin itong nakaraan po, inutang po ni Christian Lagadeo at ni Jezreel Mundiing po. Naging okay naman daw ang naging transaksyon sa buyer ng palay na sina Jezreel Bitaol at Christian Lagadeo. Pagbabayad po din kami ng mga utang po namin, sir. Kasi po, yung mga ginamit po naming abono po sa kapinambili po namin ng binhinong nakaraan po, inutang po namin. 1,600 na sako ng palay ang hinakot ni Jezreel at Christian mula sa mga magsasaka. Nangako raw ang dalawang buyer na magbabayad ng 1.8 million pesos sa mga magsasaka matapos ang 10 araw. Ngunit hindi raw natupad ang pangako ng mga buyer. Ang una po, nagparsyal-parsyal hanggang hindi na po namin matawagan po sila. May time pa po, isang araw, halos 40 times po yung miss call namin. Hanggang ngayon po, sir, hindi na namin makontakt yung si Christian po saka si Jezreel po. Humingi po ng tulong po sa inyo na sana po masingil. Maraming salamat po, Sir Ben. Ang sumbong, iimbestigahan at aksyonan sa hashtag ipabitag mo. Itong mga sumbong na huto kung kayo huwina sa malalayong probinsya at pagkatapos kayo nagsasaka, mag-iingat po kayo sa mga mandarambong, mga manloloko, yung nagmumodus ho ng mga traders. Simple lang ho kalang ginagawa. Pinapasok ho nila mga probinsya na kung saan makikipag-usap ho sila sa mga magsasaka at pagkatapos pinagsasamantalahan. Nagiging problema ho kasi mga magsasaka, sila ho'y nasisiyahan kapag may bumibili, pumapakyaw na ho ng kanilang mga pananim o ani. Okay, sa linya ng telepono si Joel Ordonia. Joel, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Tanong ko sa iyo, kailan mo huling nakausap itong nanloko sa iyo na buyer or trader na pumunta sa inyong munisipyo? Pakita nga natin litrato nitong kung sino man itong buyer na to. Ah, nakikita niyo ho ngayon, naka-berdeng t-shirt na yan, si Bitaol. At taol na, malapit-lapit ka na, ha? Papasok kita sa kanluloko nito. So, kailan mo huling nakausap tong si pangalan pa lang, makakala mo gusto niya maging ano eh, gusto niya maging Arabo eh. Rizir. Nung Huwebes po, sir, nag-usap po kami, sir. Nangako na naman po sila. Nangako sila ng Huwebes, nag-usap kayo? Opo, nangako po sila na ibibigay po nila nitong sa 11 po. Sa Huwebes po, isang linggo lang po ang usapan namin. Ibibigay na daw po nila, sir. Kailan ka pa naniningil sa kanila? Kwan po, sir. Balik inuha po nila. Nag-last po sila dito nung May 23 pa po. Sabi nila, 10 days lang, sir. So May 23 pa, pinangakuan ka na. Magkano yung
sisingilin mo, pero inalaw mo, pinabayaan mo silang kunin na dalhin na yung mga 1,600 na mga sako na kumbaga yan ay mga palay yan, tama? Opo. Nakakahalagang 1.8 million, tama? Opo. Ang nabayad sa iyo magkano? 800,000 lang. 800,000 po. So may kulang pa siya ng 1 million. Nare-reklamo mo sila, itong dalawa na to, si Christian at si Jezebel. Opo. Jezreel pala. Na parang ikaw pinangakuan nung Mayo pa, simula ngayon, Mayo, Hunyo, Hulyo. By 2 buwan na, hindi ba? Mag-Agosto na, magti 3 months, 90 days na. Hindi pa nababayaran 1 million. Kaya nga po, sir. Sabi mo, babayaran ka ngayong Biyernes. Opo, sir. Buo na ba yung bayad sa iyo o mag-aantay ka pa? Na magkano? Buo na po sana, sir. Buo pa po sana. Buo na po sana kasi po yung mga bayarin din po namin, sir. Balita ko rito sa iyo, Joel, inutang mo pa sa bangko to. Opo, sir. Inutang namin. Kasi po, sir, nung nakaraan po, naanihan dito sa amin, nasira po lahat ng palay namin at dinapuan po ng mga insekto po, sir. Okay. Magkano inutang mo lahat-lahat sa bangko? 550,000 po, sir. 550,000, tapos sinala mo dyan yung iyong 5 hektaryang ngayon, tama? Yun po ang mga collateral, sir, yung lupa ko po. Collateral mo yung 5 hectares, ngayon binabantay-bantayan na ng bangko yan. Opo. Na kapag hindi mo sila nabayaran, kailan yung sinasabing palugid na ibinigay sa'yo? Noong August 5 po, sir. Pero nakipag-usap na din po kami na ikukuan ko ng panser, pero nang hiram na po yung nanay ko, sir, nagmamakaawa na sa mga pinsan-pinsan namin dito para mabayaran, sir, at mabayaran din namin pag binayaran nila yung palay namin sa Biyernes, sir. Sana punta yung 800 nang ibinayad nila sa iyo. Medyo gusto ko lang malaman. Yung kwan po, binigay ko na rin po sa mga kasamahan ko po, sila muli na po, gawa po ng hindi ko lang po sarili yung palay na binigay sa kanila, pati mga kapitbahay ko po. Ako'y tatanong sa iyo, magkano lahat ang binayad mo sa mga serbisyo ng mga tumulong sa iyo? Halos naibayad ko po lahat yun, sir. Halos nakautang-utang pa po ako, sir. Kasi inaasahan mo na bababayaran ka sa 1 million na yan, doon mo kukunin ang pambayad sa bangko. Opo, opo. So kung nakakuha ka sana ng 1 million, yung inutang mo sa bangko ng 550,000, meron ka pang 450,000 na makukuha sana. Opo, ibibili ko na naman po sana ng abono namin ngayon, sir. Ang problema, hindi ka pa binabayaran. Hindi pa nga po, sir. Okay. Ito ang buhay ng mga magsasaka na dapat maintindihan nyo na mahirap po talaga. Tayo ho, madaling kainin lang ho ang kanilang mga inaani. Hindi ho natin alam na yung inaani na yon ay parang lumalabas galing sa katas ng panloloko. Tingnan natin kung makakonekta natin si Jezreel. Ayun. Hello? Jezreel. Magandang hapon, Jezreel. Sino pa to? Jezreel, si Ben Tulfo to. Naka-live tayo, Jezreel, sa People's Television, sa PTV4. Jezreel, ano bang nangyari dito sa... Ikay tinuturo at kasama mo si Christian dito kay Joel Ordonia na may hindi pa rin kayo nababayaran nung May 20, ito pa'y matagal na, nung Mayo pa. Nung time po kasi na yan, namatayan po yung si Christian, yung kasama ko. Okay, di kung namatayan si Christian, ibig sabihin, ikaw naman gagawa ka ng hakbang mangutang. Tanong, naibenta niyo na ba? Ay, hindi ko po alam. Kasi anong alam mo? At yun, sir. Anong alam mo? Inutusan lang po ako. So, inutusan ka. Mm-hmm. Akala mo ba, ligtas ka na pag nautos ka? Mukha mo nasa TV na ngayon eh. Naku po. Talagang, naku, aray ko po. Nag-meet naman po kami na may usapan kami kina Sir Joel. Yan bang sinasabi mong usapan ninyo nakalagda, nakasulat or usapang verbal lang? Hindi po nakasulat kasi sabi ko sa kanila. Okay, sandali mo, Richelle. Sila naka-collateral sa bangko. Kayo, nangutang sa kanila, nagigipit sila ngayon, nagigipit si Joel. Gusto kong idikdik mo sa kokote nito, sa kokote mo, na yung ginawa ninyo sa pobreng magsasaka, delikadong maremata ang kanyang lupain. Ay, magbabayad po kami, sir. Mm-hmm. Po, nakikipag-usap kami sa kanila.
Okay. Nag-coordinate po kami nung ano, nag-usap kami doon sa may NBI nung pumunta sila doon. Saan kayo nakipag-usap? Sa ano po? Sa Nueva Vizcaya po. Nueva Vizcaya. Mm-hmm. Sigurado ka na pumunta kayo sa NBI? Opo, pumunta. Sino yung ahente ng NBI na kausap niyo? Bigay mong pangalan sa akin. Wala pong ahente, sir. Oy, paano kayo nag-uusap kung walang ahente? Niloloko mo ata ako eh. I-explain ko lang po. Okay. So, walang NBI na nangyari dito? Wala po. Kasi ay, sa susunod, huwag mo akong pati ako, niloloko mo eh. Matino ang kausap mo ako eh. Sino nagpapunta sa inyo sa NBI? Ikaw o to si Bitaol? Ako na po, sir. Alright. So lumapit ka na sa NBI at hindi mo sinabi sa NBI na may problema ka rito para doon sa NBI office na yun para na magitan. Hindi po, sir. Bakit hindi mo isang sinangguni sa NBI itong reklamo mo na parang dito sa akin swindling to, estafa to eh? Tawag na lang po ako dun sa labas, sir, para mag-secure naman po ako, sir, kasi natatakot din po ako. Ah, okay. Ano masisay mo rito? Wala naman pala nangyari sa NBI. So ano 'tong sinasabi mo? Ikaw ba 'yung magbabayad o hindi ka magbabayad o wala kang magbalak magbayad o ano ba? Hindi po ako 'yung may utang diyan, sir. Hindi nga ikaw may utang. Anong papel mo? Bakit ka dinadawit nitong si Joel? Ah, inutusan po ako, sir. Sino nag-utos sa iyo? Si Christian po. Si Christian. Gusto mong sabihin na ikaw wala kang kinalaman dito. Ganun ba? Wala po. Ay, makinig ka. Siguraduhin mo, ayusin mo to. Una sa lahat, nakalabas tayo sa TV. Ang mga mukha ninyo, labas na. Naintindihan mo ba ako? Pag ako nanawagan sa NBI, yung litrato mo na yan, mananawagan ako kung sino man ang nakakilala sa inyo at saang lugar ka man, ituturing kitang person of interest at magbibigay ako ng pabuya kung sino man ang makakaturo para nang sa ganon, ika'y tatawagan sa tulong ng NBI, ihaharap. Ngayon, magkakaproblema ka. Ngayon, ang aking sasabihin sa inyong dalawa, ikaw o si Christian, hindi kayo ligtas sa ginawa ninyo rito. Sa mga bagay na pagbibili nyo ng palay, produkto ng sinumang magsasaka sa anumang munisipyo, dapat dumadaan kayo sa munisipyo at magrehistro. Saan nyo ba dinala yung sinasabing itong truck na to? Ay, pinano ko po sa Bakyo. Anong Bakyo? Bagyo sa Benguet. Ah, sa Bagyo. Akala ko, Pakyo. Mar Joseph na to. Akala ko, ina-FUCK mo ako, mag-aaway tayo ha. So, dinala mo sa Bagyo. Alam mo ba na pag nababiyahe kayo ng ganitong klase mga produkto, kinakailan, meron kayong permit? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. So, ngayon, nalalaman mo na. Okay. Siyempre, pag na-checkpoint kayo, saan mo sasabihin? Ninakaw mo yan? Nangako raw kayo na babayaran ninyo siya. Tama, totoo ba to? Opo, kaya yun po yung usapan namin nung last nung ano. Ngayon kasama ka na namin. Kabi mo kanina, hindi ka kasama. Niloloko mo ako, no? Talagang kasama ka. Itong pag-uusap natin, okay, Joel, ipaabot mo muna sa barangay ninyo na hindi ka pa nababayaran. At pagkataas sa barangay, ngayong araw, pumunta ka sa munisipyo. So, hanapin mo yung Municipal Agricultural Officer, okay? Opo. Sabihin mo, kausap mo si Ben Tulfo, yung mabagsik, yung tigre na mga Tulfo, na pumunta ka para kausapin kung ito si Julieta Columbus. Kunin yung sinasabing reklamo at iparating sa sinasabing lokal na pamahalaan sa tanggapan ni Mayor at para yan ay i-report dito sa DA, sa Department of Agriculture Regional. Mananawagan tayo sa CIDG na imbitahan sila lumutang at bayaran yung utang. Kasi kung hindi, kasong isasampa, magkakaroon sila ng warrant. Naintindihan mo ba ako? Kapag hindi, mukha mo ilalabas ko parang wanted eh. Magbibigay ako ng pabuya, bawat ulo ninyo, 50 mil. Magiging masikip ang mundo ninyong ginagalawan kapag hindi nyo tinupad yung inyong usapan dahil may isang Ben Tulfo na tatayo sa magsasaka na yan, magbibigay ako ng pabuya. Pagdating ng Biyernes, sisiguraduhin mo may nangyari. In the meantime, bibigyan kita ng puwang kasi ayaw ko para nang gigipit. Baka nga naman eh, meron kayong usapan na ready na kayong bayaran. Nangako kayo ng Huwebes eh. Tama? Meron pong kaming usapan doon. Pero nung pagkasabi ko pa nga, magkaroon ng kasulatan kasi ayaw nila. Sandali muna. Nadala na sila sa iyo eh. Abi, may topa ka pala eh. Ikaw na nga ang nanlamang, ikaw pang magagalit ngayon? Ako nga, sige, gusto mo bang gawin ko? Bayaran ko silang 1 million pagkatapos ikaw hahabulin ko? Magagawa ko, hindi ako nagbibiro.
Ayusin mo na lang to, pwede? Apo, sir. Okay, Joel, itong maling ginawa mo. Huwag mo nang gagawin dahil magsasaka ka. Naaawa ako sa mga magsasaka. Sa lahat ng mga nagtatanim dyan, hindi ako papayag na merong pumapasok dyan at niloloko kayo. Okay, Joel? Ibaho ang nasa balikat ngayon ni Ben Tulfo. Nag-iisang Tulfo ngayon sa media. Totoo. Hahambalusin ko po lahat ng mga siraulo, lalong-lalo na doon ho sa mga nanloloko. Hindi po ako nagbibiro. Walang halong yabang puto. Ginagawa ko lang. O Joel, babalikan kita sa Biyernes at bibigyan ko ng puwang, baka naman magbayad itong si Jezreel Bitaol. Okay. Okay, sige. Okay, sige. Alright. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Maaari parang nagbibiruho kami. Pero sa tono ho namin, read between line na lang ho. Ano? Pinagtatanggol po namin yung mga taong dihado. Walang kalaban-laban. Ito po ang saysay kung bakit may pambansang sumbungan. Hindi pa tapos. Tututok po kami hanggang Biyernes. Sisiguraduhin na ho namin, may kinahinatnan, may action hong nangyari. Hindi puro sat-sat, hindi puro dal-dal. Hindi po ganun ang pambansang sumbungan. Lalo-lalo na itong hashtag ipabitag mo.